pa pa more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Hashtag in love, pumapag-ibig. Dear M.O.R., hi there, Popoy at Jasmine, and hello na rin sa mga kamorkada at kapamilya na nakikinig ngayon. Una sa lahat ay maraming salamat sa isa na naman ulit na pagkakataon para mabasa ang sulat ko. Yes, ulit. Kasi dati na po akong sumulat sa inyo at na-airi po ang kwento ko noong January of 2015. I am Sandy, 31 years old, at ako po yung palaging naloloko ng mga nagiging boyfriend kong gwapo. Kaya naman nag-decide akong matry naman ng mag-jowa ng pangit. Hindi naman po sa pagiging judgmental, pero pangit po talaga. Literal na pangit ang boyfriend kong si Toti Rustico, isang Bisaya na businessman. So, siya yung perfect example ng pangit pero mayaman. Eh kasi naman, Popoy at Jasmine, ang dami-daming nangyari simula nung huling sulat ko sa inyo. And feeling ko naman ay worth sharing ang mga ito. Dahil by the end of my letter, eh baka marami sa inyo ang tataas ang kilay. Ang mga sumunod ko pong ikukwento ay hindi lang pumula sa akin, kundi mula na rin po kay Toti. Nag-umpisa po kasi ang lahat nung last week of January, nung nakaraang taon. Birthday ko noon at bilang mahal na mahal ako ni Toti, eh nagpa-party ang lolo mo. He invited my parents, my closest friends, and of course my relatives. Sandy! Erica! Happy birthday! Thank you! Oh my God, ang ganda mo, girl! Thank you naman. Ikaw rin, ang fresh mo ngayon, ha? Siyempre, single na eh. Oh, here's my gift for you. Oy. Alam ko, nasa iyo na lahat. Pwera sa gwapong boyfriend. Pero sana ma-appreciate mo pa rin yung giftsong ko. Ano ka ba? Siyempre naman, ano? Dapat nga hindi ka na nag-abali. Ah, kasi binigyan na ni Toti sa'yo lahat, no? Sira. Charot lang. Mga auntie, hello! Ay, ang bakla dumating din. Hi, ladies! Welcome to me! Oh, Mel! Buti na lang, on time ka. Ano ka ba? Inagahan ko talaga magpaganda, be. Kasi birthday mo eh, oh ha? Oh, birthday mo. Pero as usual, mas maganda na naman ako kaysa sa inyo. Hoy, Erica, ano ba yung suot mo? Lakas makapuon na Santo Niño, be. Diyos me, mas okay na to kaysa sa outfit mo. Skin tone na nga, skin tight pa. Mel, parang medyo mukha kang alanganing suman. Alanganing patata sa outfit mo, ah. Actually, para kang sanggol. Yung overdue. Hoy, ano ba? Huwag nga kayo mga bakla. Ang gitera na naman eh. Asa na ba yung mga palapang mo, madam? Gutom na akes, Teka, asa na muna yung regalo mo? Ay, huwag na, Erica. Wala nang ganun-ganun. Ay, kapal. Gogora dito, wala man lang dalang regalo. Eh, presensya ko. Masaya ka na. Tama na nga yan. Halika na nga. Doon na tayo sa dining area. Kanina pa kayo niintay ni Toti. Ay, oo nga pala. Yung jowa mong undin. Mel, ano ba? Ano ba? Charot lang, Eme. Oh, speaking. Ayan na siya. Sana di ko narinig. Palangga! Palangga ko! Oh yes, Toti. Asa naman na ika? Kanina pa kita hinahanap eh. Eh, sinalubong ko lang sina Erica at Mel. Ay, gandang gabi, Erica. Mel. Hi, Toti. Hi, Toti. Uy, di ka pa rin nagbabago ah. Mel. Oh, ano? Ang ibig kong sabihin, di pa rin nagbabago. As in, galante pa rin. Tingnan mo nga, oh. May bonggang pa-party para kay Sandy. Feeling mo naman, itsura na naman yan tinitira ko. Bakit hindi ba? Ikaw talaga, Mel. Kakatuwa ka talaga. Lagi mo akong napapatawa ba? Alam mo, ako rin, be. Tawang-tawa ako sa'yo lagi. Anyway, bakit ba tayo nandito sa may pintuan? Let's go na sa dining area. Pa, dito na sina Erica at Mel. Oh, Erica. Hi, Mel. Hi, tita. Tito, kumusta po? Diyan na pala kayo. Ay, good evening po, tito. Tita, hello po. In fairness, ha? Oh, aging gracefully kayo, tita. Thank you. Upo na po kayo. Upo na.
Teka, magpapakuha na ako ng pagkaon na to para sa inyo, ha? Para hindi na kayo tatayo. Thank you, Toti. Ang bait mo talaga, iho. Sige, no problem. Excuse me po for a while, ha? Dapat lang maging mabait na si Toti. Magpapakamal dito pa ba siya? Wala na ngang itsura. Paano ba? Ito talagang asawa ko. Pagkatagal-tagal na, ganyan ka pa rin. Tatlong taon na sina Sandy at Toti, hindi mo pa rin ba tanggap? Hindi. Kahit kailan, hindi. Ay, amen to that, Tito Papi. Kahit ako, di ko pa rin magawang mabetan niyang si Toti. Mahilig ka kasi sa gwapo. Aba, eh malamang, kasi I deserve the best. Only the best. Tama. Narinig mo yan, Sandy? Ganyan dapat ang mindset mo. Huwag kang mag-settle for anything less. Ba naman, Toti is not someone less. He's the best. Oh, Diyos ko. Oh my God. Nak, alam ko birthday mo ngayon. Pero sasabihin ko pa rin to. Nak, may chance pa. May pagkakataon ka pa magbago ng isip. Ayaw mo bang maghanap ng iba? Anak naman ang dami dyan. Kung gusto mo talaga ng pangit, sige okay lang. Pero taas-taas mo naman kahit dalawang baitang man lang yung level ng pagiging pangit. Ay, true, be. Kung gusto mo tulungan pa kita, makipag-break ka na ngayon kay Toti at may papakilala ako sa iyong bago. Tatlo agad-agad. Oh, yun man pala eh. Tsaka anak, dalawa kong pare ko, kursanada kang maging manugang. Inaabakan pa nga rin kung kailan ka magiging single eh. Papakilala kita sa mga anak nila. Ay, gwapo po ba yung Junana? Mga gwapo, mga profesional. Ay, ayun naman pala eh. Yung mga friendships ko din, be, mga gwapo din at yayamanin din. Mabait ba? Gwapo pero loyal, yun lang yung masasabi ko. Bah, meron pa pala mga gwapo pero loyal na tulad ko, ha? Ay, oo naman, Tito Papi. Ay, sus naman. Teka nga, ano bang problema nyo, ha? Ano to? Bakit may mga ganyan kayong hanash out of nowhere? Seryoso ba kayo? Is this for real? Ano meron? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Anak, huwag mo nang pansinin yung dalawang yan. Hindi ma eh, parang iba eh. Nak, makinig ka na lang kay Papa. At sa mga beshi mo. Nag-aalala lang kami para sa'yo. Truth! Ha? Nag-aalala? Saan? Bakit? Nak, ganito kasi yun. Eh, beshi, listen to us ha. Mic test, mic. Ulis ko na, lawan. Nako, ito na siya, hanggang. Shake. 1, 2, 3, chick. 1, 2, 3. Anong ibig sabihin? Ano to? Wait, what's going on pa? Ladies and gentlemen, attention please. Eyes on me. Banda, dire. Daghang salamat ha. Mahalan niya akong isulti. Sandali lang to. Kunting i-speech lang para sa ako ang Sunday My Loves. Una sa lahat, daghang salamat sa lahat ng nag-add to diri karon. Thank you so much. Pangalawa kay Sandy, happy birthday my loves ko. Erika, huwag ka nga. Huwag kang pakialamera. Wala ka nang magagawa. Che. Sandy, alam ko marami na tayong pinagdaanan. Mga challenges, mga obstacles, mga problema. Pero daghang salamat kaayo kay wala gid ko nimo giiwan. Daghang salamat kay gimahal ko nimo. Hindi talaga ako nagkamaling paghirapan ang pagligaw sa imo. Kay masayang-masayaman ko sa imo ha karon. Gihigugma ko ikaw. Sobra-sobra as in uber-uber gyud, Sandy. Sandy? Uh-huh. Will you marry me? Oh my God. Marry me, Sandy. Oh my God. Go, Sandy! Lumapit ka na sa stage, dali! Oh my God. Sandy? Will you marry me? Yes! Say yes! No, Sandy, anak. Marami pang iba dyan. No deal, Sandy! No deal! Cancel! Anak, huwag mong gawin to. Sandy, matakot ka sa Diyos! Sandy? Toti? I'm sorry. Yes! Yes. I'm sorry, Pa. Mel.
Pero mahal ko si Toti eh. Kaya yes, Toti! Yes! I will marry you! Yes! Tinood na! Yes! Yes! Bakit ayaw mo ba? Hindi, hindi. Siyempre, siyempre gusto. Yes daw, mga bay! Yes daw! Marry your daughter, make her my wife. Oh, Diyos ko, maawa po kayo sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala, Tito Papi. Di pa naman sila kasal. Magbabago din ang isip niyang si Sandy. Sumuko na kasi kayo, Tito, Mel. Talo na kayo. Dahil pangit pero gwapo, tsaka mo na maganda, love wins! Marry your princess, make her my queen. O, di ba, Popoy at Jasmine? Ilang taon na kaming magkarelasyon ni Toti. Pero hati pa rin ang mga family and friends ko when it comes to him. So si Mommy at best friend kong si Erica, boto kay Toti. Si Dad naman at yung isa pang best friend kong si Mel is super kontrabulati talaga sa relasyon namin. Well, hindi daw kasi mahalaga sa kanila kung mayaman at mabait. Marami daw mabait, pero gwapo. Naku, ewan ko ba sa kanila. At dahil hindi problema kay Toti ang gastusin, eh mabilis na naayos ang kasal namin. May of last year nang kinasal kami. At totoo pala na kapag wedding mo, feeling mo yun ang happiest day of your life. Gaya sa akin, unexplainable ang happiness knowing na may forever na ako sa wakas. Marami man ang nagsasabing baliw ako for marrying Toti. Pero kasi naman, Popoy at Jasmine, hindi rin ako makapaniwala. Pero I'm so, so in love with him. Nakakatawa nga kasi ang dami kong mga nakuhang mga tanong kung bakit si Toti ang napili ko. Ang mga tao kasi una talagang tinitignan ang itsura sa isang tao. Pero binaliwala kong lahat ng pagdadalawang isip nila the day I married Toti. At eto pa ha, masaya na nga ako noong kasal namin eh lalo pang sumaya ang buhay ko sa mga sumunod na buwan. Toti! Toti! Yes, Palangga. Bakit ko ni mo gitawag? Ano ba? Ang likot-likot mo kanina ka papaikot-ikot na ewan. Ano ba problema mo? Sandy, kinakabahan lang kasi ako. Kinakabahan saan? Eh, siyempre, para sa'yo, sa'yo mo. Para sa akin? Bakit naman? Ako nga relax na relax lang dito, no? Eh, kasi paano kung, kuan, kung hindi totoo yung pregnancy test? Eh, paano kung false alarm yun? Toti, hindi mo kailangan kabahan. Accurate naman yung pregnancy test kit. Ang kailangan lang natin ma-confirm ngayon is kung ilang linggo kaya ilang buwan yung baby natin at kung healthy ba siya. Ayun pa. Yun, isa pa yun. Paano kung hindi siya healthy? Paano kung may problema? Eh anong gagawin ko, Palangga? Anong gagawin natin? Well, una sa lahat, manahimik. Manahimik at huwag magbida-bida at pangunahan ng lahat, okay? Ikaw naman kasi, Toti, napaka-overthinker mo. Relax. Okay. Relax. Okay. Pumirmi ka nga dyan. Yes, my loves. Okay. Mrs. Rustico. Ginoko. Ako. Mr. Rustico. Mr. Rustico. Toti, Mrs. Rustico. Mrs. ka ba? Kini day nurse ang Mrs. nako si Mrs. Rustico. Mrs. Rustico? Yes, that's me. Hi po, ma'am. Sige po, pasok na po tayo sa loob. Hi po, Do. Have a seat. Thank you po. Oh, Toti, diyan ka na muna mo po sa gilid. Okay. Okay, so first of all, congratulations. You are definitely pregnant. Yes. Thank you, Doc. Sabi ko sa'yo, Toti eh. So, you are 9 weeks along the way. And another good news is wala naman akong nakita problema with your pregnancy. Tamang alaga lang and you should be good. Thank you, Doc. So, asan ang daddy? Naku, for sure. Ang ganda ng magiging baby niyo. Oh, beautiful si mommy. Handsome si daddy, I'm sure. Ah, nandito po yung husband ko, Doc. Ay, talaga? Mm-hmm. Oh, nasan siya? Oh, ba't di mo pinapasok? He's here, Doc. Eto po siya, oh. Hi po, Doc.
Naman ko diri, Doc. Ganiharaman ko diri. Andito lang naman ako. Thank you, Doc, ha. Alagaan niyo po maigi misis ko. Palangga, kaya na ako na siya, Doc. So you're the father. Ay, misis. Ipagdasal natin, no? Na malakas ang jeans mo. Anyway, re-resetahan kita ng mga vitamins and folic acid. Be very, very sure, ha, na iti-take mo lahat yon para healthy si baby, okay? Okay, Doc. Thank you. Ay, ang swerte ni Mister. Good evening, everyone. Gutom na ba kayo? Ay, nako, sobra, be. Kaya halika na, lumamo na tayo. Uy, pero teka lang. Ano bang meron at bigla kang nag-aya, Sandy? Eh, sabi mo pa, emergency. May problema ba, iha? Sabihin nyo na agad, nag-aalala na kami. Maghihiwalay na ba kayo? Buti naman. Papa? O bakit? Si Dad talaga, oh. Anyway, we invited you over dinner kasi meron kaming sasabihin ni Toti. Toti, gusto mo ikaw na magsabi? Hindi. Ikaw na, Sandy. No, ikaw na. Ikaw na, palangga. Ikaw na. Ikaw na, go. Ikaw na. Kinakabahan na ko eh. Sure? Oo, sure. Okay, Mommy, Dad, Erica, Mel. Mahimo na akong amahan! Ha? Ano daw? Magiging tatay na si Toti. Magkaka-baby na kami. Pudis ko, nagpalahin yung gunggo. I love it. Pudis ko, parang hindi ko sugurado kung matutuwa ako ah. Papa naman, a baby is a blessing from God. Dapat matuwa ka. Eh sana, una munang nabihayaan si Sandy ng gwapong asawa. Pa, baka marinig ka ni Toti. Etong si Papa, hindi marunong mag-move on. Yung asawa mo, hindi ko matatanggap kahit kailan. Pero itong magiging apo ko, mahal ko yan ngayon pa lang. Anak mo yan eh. Thank you, Pa. Pero Mama, bilhin mo na lahat ng bitamina na mabibili mo. Yung pampalakas ng dugo, kailangan maging kamukha natin yung bata. Kung pwedeng bayaran natin ng doktor, bayaran natin. Bayaran ng doktor? Eh para saan? Eh, di ba napapaayos sa siyensya kung anong gusto mong itsura ng bata? Ako, Papa, anong sinasabi mo? Pa, talaga? Kahit ano pang itsura na magiging anak namin, kamukha ko man o ni Toti, walang kaso yun. Anak namin to. Mahal namin siya unconditionally. O, sige. Gawin mo yan. Ako, ipagdadasal ko na pagbabae ang anak mo, sana kamukha mo. Pag lalaki, sana kamukha mo pa rin. Dahil pagkamukha ni Toti yan, po Diyos ko, ewan ko na lang. Papa Yatasmin, okay naman ang pagbubuntis ko. Alagang-alaga ako ng lahat ng tao, lalo na ni Dad, na ang dami-daming supplements ang pinapatry sa akin. Mga pagkain na nakakalakas daw ng dugo, kahit sinabi naman ng doktor na wala sa mga kinakain o iniinom ang magiging itsura ng bata. At literal, Popo Yatasmin, palaging kasama sa prayers ni Dad na sana maging kamukha ko ang magiging baby namin ni Toti. Well, honestly, hindi naman big issue sa akin kung ano ang magiging itsura ng baby ko. Pero oo, sana kamukha ko. Para naman hindi niya maranasan ang discrimination na nararanasan ni Toti every time. Anyway, so far so good naman ang pregnancy ko. Until I reached my 4th month. At dahil nasa 30 na ako, medyo naging sensitive ang pagbubuntis ko. Actually, dahil sa pagbabago ng hormones ko, naging sensitive ako sa lahat ng bagay. Mabilis akong mairita, lalo na kay Toti. Halos araw-araw ko siyang nasisermonan sa mga kung ano-anong bagay. Lagi na rin kaming nag-aaway. Sa sobrang dalas, ay umabot na nga ako sa puntong ayokong magpahawak sa kanya. Ayokong magpayakap o magpahalik sa kanya. At kahit holding hands, big no-no sa akin. In other words, bawa o bawas o halos wala nang
labing-labing moments. At dahil doon, nagkaroon ng pagbabago ang pagsasama namin ni Toti. Maraming salamat na rin sa mga galing na mga kaibigan niya. Dahil base na rin kasi sa kwento ni Toti, binigyan siya ng mga kaibigan niya ng napakaganda at napakatalinong payo. Oh, Toti! Toti! May palangga. Huwag ka na lang masyadong uminom, ha? Actually, huwag ka na lang kayang uminom. May palangga naman Ngayon nga lang ako mag-go out, go out with my friends Oh! So ano, maglalasing ka? Dili man. Kunting inom-inom lang, good. Magpa-relax ba? Pampa-relax? Bakit? Stress ka ba? Stress ka ba sa akin? Hindi. So nakaka-stress na pala ako ngayon. May palangga talaga Dili man ko stress mo, ha? Siyempre, stress ako sa trabaho. Sa mga negosyo ba? Sa trabaho daw. Yaman-yaman mo na Sige, nalis na. Okay. Matulog ka na. Bawal sa'yo magpuyat Teka, sino-sino kayo? Siyempre ako. Si Kwan, si... Sino? Si Iprin. O si Macario. Okay. Makabait ka, ha? Yes, may palangga. Ayan na pala ang akong friends, Teka, sandali, ha? Patingin nga ng mga friends mo. Ako na magbubukas ng pinto. Toti! Good evening, Sandy. Hi, Sandy. Hi. Ready na ba si Toti, ha? Oo. Toti! Toti! Yes, may palangga. Nandito na sila. Wait a minute. So, teka muna, saan kayo pupunta? Diyan-diyan lang siguro baka sa isang hotel bar lang kami. Inumang tatay lang, ganun. Mm-hmm. Baka nga magkape na lang kami. Mm-hmm. Okay, good. Go settle for coffee then. Oh? Kukopi na lang? Magkukopi na lang kami? Yeah. Sabi ni Macario . Naku, ikaw talaga. Aray, sira ang ulo ka talaga Anyway, hindi pa ba tapos si Toti? Tati! Huy! Ito na! Nanako diri! Tara, nali ka na! May palangga. Una na kami. I love you. Sige na. Mag-ingat, ha? Saan ba tayo, mga bay? Saan? Sa ano? Sa hotel. Magkakape. Magkakape? Oh, liga na, liga na! Scott! Pull up! Bay, akala ko magkakape tayo. Bakit naata diri sa kuan? Unsa man ano to? Parang nightclub man Nightclub si Raul ka talaga. Club lang, Toti, club. Iba yung nightclub. Ito, party club lang to. Sayawan, ganyan. Bakit dito tayo? Parang puro bata yung nandito. That's the point, Toti. Ha? Andito tayo para maghanap ng bata. Di ko. Macario naman, huwag naman ganyan. Anong bata-bata? Kadiri ka, pakamanyak mo Toti, dito lang naman tayo para magsaya, ha? Magsaya, magliwaliw, makipag-friends. Makipag-friends? Oo! Daganan mo kong friends, uy! Hindi yun. Ang ibig ko sabihin yung for fun na mga friends, ganon. Ha? Unsa na siya? Ganito kasi, Toti, nakwento mo sa amin, di ba? Ilang buwan na kayong walang... Walang ano ni Sandy, walang labing-labing moment. Kumbaga sa mga pananim, Brad, ikaw na yung nakararanas ngayon ng El Niño phenomenon. Bilang sensitive ang pagbumuntis ni Sandy, di ba? Ultimo si Sandy, napaka-sensitive na rin. Saksakan. Sagad-sagaran. And we understand kasi kami rin naman itong si Macario, naranasan din yan. Kaya nga, we are here to help you cope up. Cope up? Help me? Anong cope up?
Paano kung ang taon to talaga? Oh. Ang ibig ko sabihin, tuturuan ka namin paano maiibsan, malalagpasan, masusolusyonan ang problemang iyong dinaramdam. paano yan mga bay? Wala ako kasabot. Toti, simple lang. Ah. You make friends. At yung friend o friends na yon ang iyong magiging shoulder to cry on. Ha? Di ko mag-gets ba eh. Mag-friends ako para may shoulder to cry on. Di kayo na lang yung shoulder to cry on ko. Hindi yon. Diretsuhin mo na kaya eh, friend. Actually, ito ah. Toti, makinig ka. Sa madaling salita, ito na yung pagkakataon kung saan may karapatan kang mambubae. Ha? Di ko eh. Ha? Mahal na mahal ko si Sandy eh. Siya lang ang the one for me. Naku, wala naman kami sinasabi ipagpapalit mo si Sandy, di ba? Dadagdagan mo lang si Sandy. Di ko ba eh. Ayaw ko ng inana eh. Naku, tignan natin kung aayaw-ayaw ko pag nakilala mo si Jana. Jana! Jana baby! Oh, hey there, Efren, Macario, and who's this little animal over here? Galing, no? Mukha talagang animal si Toti. Oh, so you are Toti. Jana, meet Toti. Toti, pare, meet Jana. It's Jana with a H. Jana. Jana? No. It's Jana. Jana? Yes, that's it. Friend, tama ka nga. Tama nga yung sinabi mo. Magugustuhan ko tong friend mo. Ganyan yung mga type ko eh. Exotic. Mukhang Pokemon. Rare species yan si Toti ah. Kaya alagaan mo. Don't worry, akong bahala. Toti, do you wanna dance? Huh? Come on, let's dance. Huh? Time song. Wait. Bye, Efren. Macario. Uy. Enjoy, Toti. Ayos ba, pre? Ayos. Popeye at Jasmine, base na rin sa kwento ni Toti, wala naman daw silang ginawa ng Bruhildang Jan Hangyon. Nagsayaw ng sila at nagkwentuhan. Sobrang stress daw kasi siya sa trabaho. At sa akin na rin, kaya naman naisipan niyang mag-unwind. Ang galing, di ba? Nag-unwind ang loko with the help of another woman na for sure, kinaibigan lang si Toti dahil alam niyang mayaman ang asawa ko. Unfortunately, Popoy at Jasmine, hindi ko alam ang pangyayaring yun during that time. Tiwala naman kasi ako na walang gagawin si Toti na ikasisira ng pagsasama namin. In love kaya siya sa akin. At isa pa, wala namang kaso sa akin na makipagkaibigan sa ibang asawa ko. As long as friends. At yun lang. Isa pa, secret lang natin ah. Pero naniniwala kasi ako sa kasabihan na humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Gawin mo ito at hindi ka na iiyak habang buhay. At kahit nga pangit ang asawa ko, Popoy at Jasmine, mahal na mahal ko siya dahil sa pagiging napakabuting tao niya. Wag na wag lang talaga siyang lalapit sa akin at sasabihing iiwan na niya ako para sa iba. Dahil pag nangyari yun, baka mapatay ko siya. Hashtag Dear M.O.R. Daut. Hashtag in love, pumapag-ibig. Ay, in love naman si Sandy kay Toti. Correct. Alam mo, hindi ko alam kung matatawa ko, maawa ako dyan sa first part. Nakakatawa kasi parang halos lahat ng tao ay sinusuka itong si Toti. Nakakaawa kasi ako kay Toti. Alam mo yun, yung makikita natin na prosigido talaga. At yung tipong, kumbaga nakuha na nga niya yung loob ng girlfriend niya. Uh-huh. Di ba? Na soon naging asawa na nga niya. Eventually, naging asawa niya. Pero parang ang dami pa niyang kailangan patunayan dito sa mga mahal sa buhay. Oo nga. Parang hindi pa sila maka-move on. Correct. Alakas pa rin
You and Me Against the World ng Peg. Diba? Lalo na yung eksena sa ospital. Nakakaya po, Poy. Yung doktor. Diba? Yung doktor. Asan po yung tatay? Ay, ma. Andiri na ako. Diba? Oh my God. Siguro isa yun sa mga malalang kahihiyan na maano ko, may experience ko. Ayan. Hindi naman talaga natin may iwasan, diba? Ang dami natin mga couples na nakikita na ganyan. Correct. Di, na alanganin. Aakalain mo talaga, yun ba yung family driver nila? Eh, hindi correct naman sila yayamanin. Alam ko magaganda sila. Ay, yun yung asawa. Truth. Ayun yung sinasabing ng mga alanganin couples, Popoy. Alanganin yung lalaki sa babae o alanganin yung babae sa lalaki. Kasi yun, diba, yung una natin nakikita. Kung correct ano talaga yung maganda, yung mga pangit. Pero hindi naman talaga ako pumapayag na ang magaganda ay para sa mga magaganda lang. Charing. Ang pangit ay para sa mga pangit eh, lang. Ikaw ba? Eto, magkaamin ang walang halong chikahan. Oh. Na in love ka na ba sa pangit? Hindi pa naman. Oh, nagkajowa ka na ba ng pangit? Oo. Totoo? Kasi swangit talaga. Hindi naman pangit na pangit. Oh, basta, hindi mo akalain na... Jows mo. Oo, yung ganun tipo. Hindi naman kasi ako gwapong-gwapo sa sarili. We, kaya, pero, hindi, baka kasi feeling nyo ganun eh. Maganda naman. Okay naman yung ugali. Ako naman po, ikaw, po, sige. Hindi pa ako nagkakaroon ng jowang pangit. Ay, hindi. Sila pa lang ang nagkakaroon. Yun nga ang itatanong. Sorry, po, excuse joke me. Hindi ako naniniwala, pangit ako. Tsura mo pa naman, I woke up hello like this. Woke up like this and I will sleep like this. hindi pa ako nagkakaroon ng ano. Hindi, in all fairness, sa lahat naman na naging jowa ko, Popoy, walang halong pagbubuhat ng sariling bangko. Ano, lahat naman ng jowa ko, presentable ang pagmumukha. Yeah, mapapatunayan niya ng mga kaibigan pwede ko. Pwede naman talagang presentable, ganyan. Depende nga lang sa presentation. Correct. Mayroon kung pang horror, ganyan. Kung pang, oy, hindi, no. Mga ano ko, yung iba, sa ay hindi. Basta sabi ko, may itsura yung mga naging Diyos. May itsura. Walang halong ano. May itsurang gwapo ha, hindi itsurang pangit. Pero alam mo yon, naiintindihan ko naman itong si Toti. Diba? Na alam mo kasi ako, lalo na ako kasi, syempre hindi nga ako confident sa sarili ko nung nagkaroon ako ng mga jowa. Talagang kapag aalis kami ng jowa ko, talagang aayos ako ng bonggang-bongga. Diba? Kasi lalo na kapag isasama ako sa mga party, or pupunta kami sa may mga common friends niya, lalo na sa part niya ha. Diba? Talagang kailangan maging presentable ako kasi ayoko mapulaan ako ng mga kaibigan. Ma-o-cry. At ayoko ring masabihan sila, ano ba yung Diyos mo? Parang ang chararat, Mr. Disco. Majubis na nga, chararat pa, hindi pa nag-aayos. Diba? Bayan, parang hindi ko napapusuan. Gabi yung okasyon natin, woke up like this yung correct itsura oo niya. Nga. Kaya ako talaga, ine-effortan ko yan. Kapag na malalabas kami ng jowa, tapos alam kong ang mga kasalamuhan namin, mga katrabaho, or kapamilya, mga relatives, pinaghahandaan ko talaga, Popoy. Kasi hindi naman sa ayoko ring mapahiya ang sarili ko, pero ayoko ring mapahiya ang jowa ko. Oo naman. Diba? Make him or make her proud naman sa correct itsura mo. Correct. Ayan. Pero aminin nyo, pag dalawa lang kayo ng jowa nyo, dead man lang, kahit gura-gurangit yung itsura mo. Yeah, diba? Ganun talaga eh. Isa yun sa mga pagpapatunay na talaga nagmamahalan. Correct. Ang dalawang ay, tao. Ako talaga magkasama kami ni jowa, dead man, kahit may mga grasa-grasa yung mukha. Oo, wala. Kahit lalo, mga tatlong araw ko hindi maligo, dead lalong skin. Lalong gumagwapo, lalong hindi naliligo, lalong bumabango. Kumbaga, lalong nagiging premium yung amoy. Oh, diba nga? Lalo nagiging puro. Parang ayan ano lang yan, suka lang yan. Habang tumatagal, mas umaasin. Yan! Diba? Pero kapag may mga ibang tao na, diba? Ay, parang nag-aayos, nag-lipstick. Ligo. Lahat nag-aano kahit sa bahay lang, yeah, diba? Tapos isa pang natutuwa naman ako dito, ano, Hasmin, ano, kay Toti. Ayan, na kahit na nakuha niya na yung gusto niya, nakuha niya na ang loob niya, Sandy, nung minsan siyang niaya nitong mga kaibigan niya, si Mac, tsaka si Efren, si Macario, tsaka si Efren. Oo, sumama siya. Ayan, pero alam niya lang yung limitasyon niya. Tama, diba? In all fairness. Kahit na nandyan si Jana, correct, ang babaeng mabaw ang hininga. Pero hindi kayo mga kapamilya, naniniwala ba kayo na like, halimbawa, ganyan, kung sakali mang pumatol tong si Toti kaya, ay, si Toti pumatol kay Jana. Tingin nyo ba merong excuse yun dahil nga naman, di ba kapag buntis, buntis eh, si bagot, laging, yun nga, parang laging bagot, parang laging nasusuya, nauumay doon sa partner. Siyempre, babago may yung mga hormones. Correct, may mga mood swings. Ikaw ba? Na ganyan ka na ba ng asawa mo dati, Popoy? Hindi, kahit hindi naman buntis eh. Wait, tinataboy pa din? Kahit hindi boom boom. Pero hindi ikaw, halimbawa, Popoy, ganunin ka ng asawa mo. Siyempre, may mga pangangalaman
talagang ilangan kayo, lalo na itong kay Sandy na hindi sabi naman. Nga halos wala ng labing-labing moments. Eh, paano yun? Kung ang asawang babae kasi nag-prepare para nga sa pagdadalang tao niya, ikaw rin naman bilang asawang lalaki, nag-prepare ka rin ng sarili mo. Kaya medyo isa sa isang tabi mo na lang muna yun. Weh! Oo naman, hindi pero... Sasang tabi mo yung pangangailangan nyo. Pero ito, ha, aminin to ng mga kababaihan. Ayan, parang yung iba sa huling trimester ng kanilang pagbubuntis o yung ikapito, ikawalo, ikasyam na ano, gusto niyan. Gusto niyan. Gusto niyan. Nga lang, aba, itanongin niyo yung mga OB ninyo. Kung pwede. Kung pwede, kung safe lang ba, at kung gaano ka tindi. at kung paano. Yung naghahanap din. Kahit na ano, yung boom-boom pa, yung malaki na yung chan. Oo. Alam ko, meron yung iba, meron silang, sabihin na natin, sex drive. Mm-hmm. Parang, siyempre, sa huling, tao ka lang naman. Sa huling trimester yan, ng mga buntis. Correct. Kaya huwag yung isipin na wala na silang, ano, wala silang gana. At gusto lang nila mga anak na, ganun. Pero at saka sa mga kapamilya natin, lalo na sa mga, yun nga, yung mga pregnant moms ngayon, 'di ba? Syempre, sabi ko nga parte naman 'yan ng ano, parte naman 'yan ng sa tao, 'di ba? It's a physiological need ang sex. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi naman porke buntis ka hindi kayo pwede maglabing-labing moments. The best thing to do is i-consulta nyo yung doktor. Tanungin nyo lang kung safe. Correct. Konsultahin nyo, tanungin nyo kung safe. And for sure, di ba kasi ako nakapanood ako sa Home Sweetie Home, kinonsulta yan ni Tony at saka ni Romeo at saka ni Juliet sa OB-GYN. At sabi naman ng OB-GYN, pwede naman daw. Yun nga lang, may mga ano lang daw, may mga posisyon na kailangan. May mga posisyon na safe. Ayan, hindi pwede yung mga, kung meron kayong mga trip mag-asawa kung saan-saan lugar. Ay, oy, yung positioning ninyo. Oy, nag-text tong friendship ko. Ayan, si Kumaring Yani, ano, Rosales. Sabi niya, in fairness, tama si Popoy. Mm-hmm. Doon sa last ano trimester ng ano pag... Ay, may kung, urge. May urge. Ay, hindi, Mama Elia lang talaga tong kaibigan ko. Etching! Hi, Maring Yani! Mas maganda kasi alam ng mga kababaihan, ng mga buntis. Eh. Baka akala nila kasi kayo lang yung nakakaramdam niyan na hindi kaya ma-turn off yung asawa kong lalaki kung sakaling magkaroon ako ng ganito, na urge. Correct. Ayan. At saka hindi, para maintindihan din ng mga kalalakihan. Mm-mm. 'Di ba? Yeah. Na hindi naman porke yun nga tinatanggihan na kayo ni Mrs. Parang ayaw na niya doon. Or hindi, hayaan niyo lang muna sa mga unang buwan. Correct. Oo, 'di ba? 9 months lang naman 'yan kung six months. Oh. Kasi nga pagka doon na sa huling trimester, pwede yan. Huwag lang magkakaroon na yung mga low-lying chorva malay. Oo nga, low-lying pwedeng, positions. Hindi, yung mga, ano to, yung mga mabababa, yung inuna ng bata, ay, mga ganyan nga. Oo, tapos kapag labas ng bata, ano, galit na galit sa'yo. Galit na galit sa tatay. Ano ka ba? Excited ka ba? Nakakainis silip ka. Silip na silip. Nakakainis ka. Nuuntog mo lagi yung ulo ko. Kaya di mo, paglabas ko, bukol-bukol ang ulo ko. Lagi mo tinatamaan yung ulo ko. Sorry. Eto na, basahin na muna natin. Paglabas yung anak, ang daming bukol yung ulo. Doon tinamaan. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si baby girl Jasmine. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Hashtag in love, pumapag-ibig. Popoy at Jasmine, lumipas pa ang ilang linggo. Hindi pa rin nagbago ang pagiging sensitive ko kay Toti. Madalas ko pa rin siyang mapag-initan. Pero mukhang unti-unti naman na siyang nakakapag-adjust dahil hindi na siya nai-stress sa akin. Inintindi na niya ang pag-iinerte ko bilang isang pregnant woman. Masasabi kong he became a changed man. Kaso, parang habang tumatagal, hindi ko nagugustuhan ng changes na nangyayari sa asawa ko. May mga bagay kasi siyang nagagawa na parang hindi naman niya nagagawa noon. Toti, mamaya na yung TV. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Sandi, ilang minutes na lang. Palangga yan, matatapos na. Favorite team ko to eh, Manny. Ay, nako. Toti talaga. Oh, Toti, cellphone mo nagre-ring. Ha? Akin na, sagot ko. Oh, yun eh. Excited? May inaabangan kasi akong tawag from my business partner sa... Alam niyo na. Excuse lang pala, gabi. Sagutin ko lang yung ano. Hello? Oh. Hello? Bakit lumayo yun? Iniwan ang basketball game at naglakad papalayo para lang sagutin yung tawag na yun? Diba? Pum, 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 pum,
Toti? 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 Ayan. Tulog na siya. Nasaan na ba yung cellphone niya? Nasaan na ba? Ba't tinago pa? Nasaan na yun? Nasaan na? Ayun. Tinago mo pa sa ilalim ng unan mo, ha? Teka, makuha nga. Bakit tinago mong cellphone mo, lalaki ka? Macheck ko nga to. Aba, buradong history ng text sa tawag. Pati yung email niyang magulo at sabog-sabog organized na ngayon. Deleted na rin ang mga trash files. At kailan pa ito natutong gumamit ng Viber? Ay, nako, Mr. Rustico, ha? Parang may tinatago ka sa akin. Kala mo, ha? Ay, nako, nasa na ba yung lalaking yun? Anong oras na? Ma'am, dapat po ata matulog na kayo. Alauna na po, ma'am, oh. Ako na po mag-aantay kay sir. Hindi, Manang. Matulog ka na. Ako nang bahala. Eh, pero ma'am, masama po sa inyo magpuya. At sasamain din sa akin yung si Toti dahil pinuyat niya ako. Ang walang ya. Halos hindi na nga tumatawag buong araw. Wala pang pasabi na malilate siya na uwi. At hindi rin matawagan ang cellphone niya. Naku, ganun po ba? Naku, wag naman po sanang nabangga si sir. Nabangga? O may binabangga siya ngayon? Oh. Ah, wala, Manang. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dito. Sige po. Tawagan niyo lang po ako anytime, ma'am, ha? Thank you. Ay, nako. At dumating din sa wakas ang undin. Aba, dahan-dahan pang naglalakad ang loko, ah. Toti! Ginugo, saan ka? Bakit ngayon ka lang? At bakit patay ang cellphone mo? Saan ka nang galing? Kwan, sandi. May meeting ako. Meeting? Meeting na naman? Puro ka meeting, dinaig mo pa presidente ng Pilipinas sa kaka-meeting mo, ah. Ilan ba business partners mo? 1,000? Kasi, Sandy. At bakit hindi ka matawagan? Nasaan ang cellphone mo? Kasi, kwan eh, Sandy. Ano? Namatay, Sandy. Namatay yung cellphone ko. Na-deadbat ba? Deadbat? Namatay o pinatay mo? Namatay, Sandy. Grabe ka naman. Bakit ko naman patayin yung cellphone ko? Nadedbat nga, di ba? Ah, ganon. Pwes, ikaw ang madededbat sa akin ngayon. Akin na. Ha? Akin na yung cellphone mo at titingnan ko yung dead battery na yan. Deadbat nga, Sandy. Oo nga, akin na nga. Icha-charge ko. Ako na. Akin to eh. Popoy at Jasmine, marami pang suspicious acts si Toti. Madalas siyang umalis ng napakaaga sa bahay at nakakuntodo porma pa. Dumadalas din ang mga breakfast, lunch at dinner meetings niya at nagkaroon pa ng midnight snack meetings. At eto pa, nagkakaroon din ng pagkakataon na may pabango ng babae ang mga damit ni Toti. Sabi niya na hawa lang daw kasi ang damit niya kapag nakikibeso ang mga business meetings niya. Tapos po ba, Yasmin, dito ako naloka ha. May mga damit si Toti na nawawala. Hindi ko alam kung nawala lang ba sa laundry shop o naiiwan niya kung saan. Maraming damit si Toti, Popoy at Jasmine, pero kabisado ko ang lahat ng yon. Mula sa brand, kulay hanggang sa kaliit-liitang pattern. Alam ko lahat. In short, kumbinsido akong may tinatago itong si Toti. At oo, hinala ko ay may babae siya. Kaya naman humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko para malaman ang totoo. Naku, Popoy at Jasmine, don't me ha. Alam nyo naman sigurong ibang klase ang instinct ng isang babae at nagiging 200% pa ito kapag buntis ang isang babae. Hello? Hello, Mar. Oh, kamusta?
Ayan na, Mars. Nakabuntot na ako kay Toti. Okay, good. Huwag masyado malapit, ha? Baka mahalata ka. Char! Kahit patabihan ko sa sasakyan niya, di naman niya ako makikita. Ang anga kaya to. Oh, sige na. Balitaan mo na lang ako, ha? Mag-ingat ka. Okay. See you later. Bye. Bye. Hello, Sandy. Erica, anong status mo? Andito na ako sa hotel lobby. Naka-check-in na si Efren at yung hinahin natin babae. Okay, good. Aalis na ako ng bahay at pupuntahan na kita dyan. Tawagan mo na rin si Mel. Sabihin mo kapag sa office dumiretso si Toti, pumunta na siya sa hotel. Pero pag sa iba nagpunta si Toti, sundan niya na lang kamo. Copy. Okay, go. Ingat ka. Bye. Bye. Manang? Manang? Yes, ma'am. Report, please. Yes, ma'am. Bale sa buong linggo po, dalawa po sa Poloniser yung may pabango ng babae. Medyo nahaluan na po ng pabango ni Sir, pero hindi po na natakpan yung bandang kilikili. Mm-hmm. Tapos, yung isang polo shirt po ni Sir, parang may pulbos po sa bandang balikat. Parang makeup nga po, ma'am eh. Okay, what else? Tapos, ma'am, alam ko na po kung nasan yung dalawang long sleeves ni Sir na nawawala. Nasan? Nandun po sa suki nating laundry shop. Nagpa-dry clean daw po si Sir nung isang araw pa. Eh, di pa daw po pinipick up. Nagpa-dry clean? Ano daw man siya? Red wine daw po, ma'am. Red wine? Eh, hindi naman marunong uminom ng red wine si Toti, ah. Hindi nga marunong umorder ng red wine yun. Ay, aywan ko po, ma'am. Oh, sige na, sige na. Tawagan mo yung laundry shop, sabihin mo sunugin na yung damit ni Toti. Oh. Eh, sunugin ho? Oo. Okay, gawin nilang basahan. Bahala na sila. Utos kamo ni Mrs. Rustico. Erica, sigurado ka eto yung kwarto kung nasan si Efren? But of course, pinababa ko lang yung babae. Kunwari, may bibilin lang. Ay, tara na, dalian na natin. Torturing na natin yung lalaking yan. Sige, go Erica, buksan mo na. Okay. Oh, my darling sexy babe. Ang bilis mo naman makabalik. Did you get what you need? Teka, ano to? Sandy? Hmm. Anong ginagawa mo dito? Oh, I'm just here to get what I need. What you need? Anong what you need? Didiretsuhin na kita, Efren. Isang tanong, isang sagot. May babae ba si Toti? Marcy! Oh no, wait. Let me rephrase the question. Sino babae ni Toti? Sino? Nasaan? At ano siya? Ikaw naman, Sandy. Wala! Wala! Kami magkakaibigan, hindi kami ganun. Faithful kami sa mga asawa namin. Hindi namin kahit kailan magagawang saktan ang inyong mga damdamin. Ay, nako, wala na yan, Mars. Confirmed na yan. May babae si Toti! Wala nga! Tsaka, teka, Sandy, sino ba sila? Efren, kayo din bang magkakaibigan ay may satanga din? Ha? Faithful ka mo kayo sa mga asawa nyo? Eh, naka-check-in ka nga sa hotel na to. Kasama ibang babae. Hindi ko babae. Business partner ko yun. Ay, iba rin. Lahat na lang business partner. Ano ba kayo? Networking ng mga malalandi? Efren, uulitin ko ang tanong. Sa huling pagkakataon, sino ang babae ni Toti? Pag hindi ka sumagot, sasabihin ko sa asawa mo lahat ng kalokohan mo. And I'm telling you, unang linya ko pa lang, hihiwalayan ka na ng asawa mo. Balita ko nga sa kanyang lahat ng negosyong minamanage mo. So ibig sabihin, pag iniwan ka niya, magiging pulubi ka na. Sandy, wala namang ganyanan. Mapapag-usapan naman natin to, di ba? Exactly. All I need is your cooperation, Efren. Talk now. Or ipalilibing kita ng buhay sa mga kaibigan ko. Papay at Jasmine, matapos ang halos dalawang oras ng confrontation, ay napaamin ko din si Efren. Oo, may kinikita daw si Toti na isang babae. Walang iba, kundi si Jana. Si Jana with an H. Walang yung Efren yan. Napaka-manyak, napaka-babaero at dinamay pa ang asawa ko. At isa pa yung si Toti ah. Pangit na nga, tatanga-tanga pa, ang nagpadala sa buyo ng mga kaibigan. Napakatapang ko during that time, Popoy at Jasmine. Pero deep inside, eh nanlumo ako. Kasi kahit kailan, hindi ko na-imagine na lolokohin ako ni Toti. Utang na loob naman. Ang pangit-pangit niya eh. Ako na nga lang ang nag-iisang na in love ng totoo sa kanya. Eh baka nga totoong sinasabi nila
na kapag kahit saksakan ng pangit, pumupugi kapag mapera. Pero bukod sa sobrang lungkot, Popoy at Jasmin, galit ang naramdaman ko. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi papayag na malamangan o maisahan ng kung sino. Lalo na ng isang haliparot na babaeng nang galing sa kung saang kuweba. After thorough research, inatuntun din namin ng mga kaibigan ko si Jana. At syempre, bago mawala ang usok, kailangan patayin muna ang apoy. Kaya bago ko harapin si Toti, nilinis ko muna ang bakteriyang si Jana. Wow! Medyo social naman pala yung workplace ng girl. Ay nako, Erica. Kahit saan kaya kayang mabuhay ng ahas? Nasaan siya? Saan siya dito? Ayun yata, yun. Ay, hindi joke lang, di pala. Girls, naspot ko na. Ayun na sa may bandang minibar. O, dali dun tayo mo po. Let's go. Ano? O-order na ba tayo? Sige. Teka ha. Ready ka na ba? Mm-mm. Ready na. Sige. Wait. Excuse. Waitress. Yes. you. Mm-mm. Ikaw. Gusto ka namin. Yes, ladies. What can I do for you? O-order kami. Okay. Here's our menu. Thank you. Pili na tayo, girls. Ladies, I will just leave you with the menu, okay? Tawagin niyo na lang ako pagka ready na kayo umorder, okay? No. Please stay. Parang ready naman na kami umorder, right, girls? True. So please just stay there. Okay, ma'am, no problem. Taray, ang bait. Loka-loka, trabaho niya maging mabait. Wait lang, miss, ha? Sige lang po. Ito kaya. Parang mahal naman ito na siya. Ma'am? Ready to order na po ba? Sige, miss. Mamaya na lang kami o-order. Ha? Sige, balikan mo na lang pala kami later. Okay. Okay po, sige. Excuse me po, Ay, teka, miss. Ay, ready to order na pala kami. Hoy, miss! Ready to order na po? Ay, yes, oo. Isang orange juice, oo. Please, ha? Ano pa po? Ay, yun lang. Yun lang po? Yeah. Okay. Sige po, for a while, ha? Miss, o-order na rin pala ako. Ay, o-order na rin po kayo? Ano pong sa inyo? I'll just have a glass of water, please. Yung ice cold. Yun lang? Yun lang po, ma'am. Yeah, yun lang. Kayo po, madam. Ano pong sa inyo? Ako, wala. I'm good. Later na. Ay, sigurado po kayo. Yes, I'm sure. Okay po. Ay, teka, wait. I changed my mind. Seryoso ba to? Yes, ma'am. Ano pong order ninyo? I'll have one bottle of whiskey. Please give us glasses and a bucket of ice, please. Parang gusto kong mag-inom eh. Iinom kayo? Madam! Buntis po kayo! Kakasama uminom ang buntis! Naku, bawal po, bawal! Eh, diba yun naman ang masarap? Yung bawal, yung mali, yung kasalanan. Na kahit hindi tama, gagawin mo pa rin kasi gusto mo. Excuse me, ma'am? Concern na naman po ako sa inyo eh. Concern ka? Pwes, sige, pa-order naman dyan ng isa't kalahating kahihiyan na may konting respeto at delikadesa. Excuse me. You're not excused, kirida. Ha? Ano tinawag mo sa akin? Sandy, kalma ka nga. Hayaan mo si Sandy, be. Forte niya yan, ang magsisisigaw. Anong tinawag ko sa'yo? Kirida.
Kabit, number two, malandi. How dare you call me those? How dare you seduce my husband? Siya ang lumapit sa akin, no? Ikaw ang unang pumulupit sa kanya. May nagpapapulupit naman kasi siya eh. Eh, tuso ka eh. Kahit ano, kayang kapitan ng hita mo. Magaling kasi ako. At pinagmamalaki mo ang taglay mong kalandian. Well, what can I do? Kumpara mo naman ang itsura mo sa itsura ko, di ba? Kaya naman pala naghanap ng ibang asawa mo. Para kang namamanas na butete. Aba, bruhang to ah. Look, missis, bago mo siguro ng kirida, siguruduhin mo munang perfect ka. Siguraduhin mo munang wala kang pagkukulang na kayang punan ng ibang babae. Look, kirida, huwag kang masyadong pilingera. Because I am the perfect wife. Wala akong pagkukulang. Kung meron man sa amin ang may pagkukulang, si Toti yun. Kasi you forgot how to be a good husband. Pero hindi naman ako nag-aalala. Kasi matatauhan din ang asawa ko at marirealize din niya ang pagkakamaling nagawa niya. At ikaw yon, isa ka lang pagkakamali. Isa ka lang mantsa sa damit niya. Sabon lang katapat mo. Isang cheap na bareta ng sabong panlaba. Ha? Inapunan mo ako ng tubig? Ay, Paulian. Paulian, be. You don't do that to a pregnant woman, be. Mel! Ay, hi. Yes, Mars? Ako nang bahala sa pampiyansa mo kung sakali. Tadyakan mo nga yung babaeng yan. Ay, naku, kung kaya nyo, ha? Ah, talaga, ha? Talaga, ha? Talaga, ha? Halika dito! Halika dito! Sandy! Ito pa, manang, oh. Ito pa. Sandy! O, ayan pa, manang. I-impake mo din yung mga yan. Sandy, what is the meaning of this? Why are you packing? Where are you going? Kina mami. But why? Why, Sandy? Nagtatanong ka pa? Siguro naman by now, alam mo na kung bakit, di ba? Sandy, I'm so sorry. Agay! Kasakit na to eh. Unsa ba to, Sandy? Sampal to, usapak. Nahilo ko? Kulang pa yan, Toti. Kulang pa yan sa sakit na ginawa mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ang pangit-pangit mo na nga. Ang kapal-kapal pa na mukha mo, mang babae. Ikaw pa? Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Toti. Ang dami-dami kong pinalagpas na gwapo para sa'yo. Sinuway ko ang papa ko para sa'yo. Give up ko yung career ko para sa'yo. Tapos lulukohin mo lang ako? Dahil ba sa kanya, kung kaya nalimutan mo na? Sandy, maniwala ka man. Wala man nangyari sa amin ng babae na ako ang nailhan. Wala talaga ako, fix man. O, anong ginagawa nyo pag magkasama kayo? Nagsusungka? Sandy, maniwala ka sa akin. Oo, may konting kising-kising kami, pero wala man yun. Mahal kita, Sandy. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Magtikim ng iba. Date lang kami noon. Pampalipas oras lang ba? Kumbaga, ganun good Sunday. Pampalipas oras? Habang ako, nagpapakahirap dalhin yung baby natin? Sunday, huwag mo naman akong iwan. Mababaw lang naman yung kasalanan ko, di ba? Wala talagang nangyari sa amin. Toti, yan ang mahirap eh. May stages ba yung panloloko? Hindi ba pwedeng nanloko ka, period? May nangyari man sa inyo, wala, nasaktan na ako. Wala rin namang stages pag nasasaktan ka, di ba? May level 1, may level 2 ba? Wala, nasaktan. Dahil nga ba sa kanya, Sandy, kaya ba loko, nagkamali ako. Inaamin ko na nagkamali ako. Malungkot talaga ako, Sandy. Vulnerable ako ba? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong ginagawa na ako. Natukso naman ko, Sandy. Kaya, patawarin mo ako. Mahal kita, Sandy. Pinagsisihan ko na ang lahat-lahat. Sandy, malukuhin daw ka sa ako, ah. Maawa ka sa akin. Maawa ka din sa akin, Toti. Buntis ako. Hindi pa kita kayang patawanin. Ang sakit-sakit pa ngayon. Hayaan mo na muna ako mag-isa. Ako muna tsaka ang baby natin ang iisipin ko. Iiwan muna kita ngayon para malaman mo naman kung anong pakiramdam maging mag-isa. Para malaman mo kung anong mangyayari pag niloko mo ulit ako. Sandi. Dahil nga ba sa kanya lang...
Sandi. Toti naman. Sandi. Tatlong taon na tayo. Sandi, hindi Sandi. Popoy at Jasmine, iniwan ko mag-isa si Toti sa loob ng ilang buwan hanggang sa manganak ako. Tumira muna ako sa bahay ng mga magulang ko pero nagkausap naman kami ng masinsinan after kong manganak at napagdesisyonan kong hindi makipaghiwalay sa kanya. Bakit? Dahil alam kong natanga lang ang asawa ko. Dahil na rin sa stress at tensyon na lagi niyang naabutan sa bahay, e nadala siya sa espesyal na atensyon na binigay sa kanya ng impactang si Jana. Kilala ko si Toti. Naniniwala akong walang nangyari sa kanila nung babaeng yun. At sure ako na ginawa lang niyang mala-stress ball itong si Jana. Nothing more, nothing less. Sagad-sagaran din ang paghingi ni Toti ng tawad at kitang-kita ko rin ang paghihirap niya nung iniwan ko siyang mag-isa sa bahay namin. Isa pa, hindi naman na kami mag-boyfriend at girlfriend lang. Mag-asawa na kami ni Toti at may anak na. Kaya hindi ganun kasimpleng mag-give up na lang sa relasyon namin. Pero all in all, Popoy at Jasmine, isa lang ang naiisip ko. Walang pinipili ang pangluloko. Wala sa itsura, wala sa estado ng buhay. Kung manloloko, manloloko. Meaning, hindi porke gwapo e babaero at hindi porket pangit e santo. Sa ngayon ay unti-unti na kaming nakaka-recover ni Toti. We are patching things up at unti-unti na rin naming nababalikan ang tiwala namin sa isa't isa. May mga nagawa man siyang mali dati. It did not change the fact na mahal namin ang isa't isa. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Jasmine. And by the way, kamukha ko ang baby namin, ang baby Julio namin ni Toti. Nagbunga ang mga dasal ng dad ko. Maraming maraming salamat, Popoy at Jasmine, sa oras na binigay niyo ulit sa sulat ko. Lubos na gumagalang. Sanji. Hashtag Dear M.O.R. Daut. Hashtag in love, pumapag-ibig. Grabe ang saya, saya. Saya? Kamot naman pala yung dulo. Kakatuwa naman. Akala ko naman talaga magkakahiwalay na. Ito dahil, si ano. Correct, malaking check. Akala ko pa naman yung ugali ni Toti aakma sa pagmumukha niya. Pangit. Pangit din, di ba? Nakakalok rin. Pero alam mo, totoo nga yan po po yan. Ang kapal lang mukha ni Toti for doing that in the first place. Yan, pero ang mga pangit, walang karapatan man loko. Etos! Hindi naman sa ganun. Pare-pare sa naman tayo. May karapatan kayo mag-joke. Pero huwag niyo seryosohin. Etching. Charot lang. Pero hindi. If there's one thing talaga na napatunayan ng story ang to, mga kapamilya, lalo na nga po sa mga kababaihan, kahit gano'ng kakaganda, di ba? Eto na lang, yung mga magaganda nga, naluloko, ano pa yung mga chararat, Mr. Disco? Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong umibig, walang forever. Charot lang. Hindi, pero natuwa naman ako ron sa ano ha, dun sa... sinabi niya Sandy na hindi lahat ng mga gwapo e babaero. At hindi rin naman lahat ng mga pangit e mga santo. Correct, malaking ayan. Check. Pero alam mo, totoo yan. Nakakatawang isipin, diba? Kasi para mas lisensyado nga ang mga gwapo na magpakababaero. Mm-hmm. Eh, mas lisensyado kung titingnan natin. Pero meron talaga mga pangit na malalakas ang loob eh.
Meron mga violator, mga violators ang tawag. Mga violator sorry. Yan, kumbaga mga kolorum yan. Pero hindi, alam mo, yung mga lalaki na babaero, parang ano lang yan, kumbaga parang yun ang ini-expect kasi ng tao. Mm-hmm. Di ba nga dahil guwapo, chick boy, ganyan. Ay, pero po. Tama naman yun. Pero wag naman natin maliitin ang mga pangit. Hindi naman porque pangit sila. Wala na silang karapatan na pag-isipan natin na babaero sila. Tandaan, hindi lang naman lalaki ang pangit. Malay mo naman kung lalaki pangit, pumatol sa babaeng pangit. Kasi mga ibang pinatulan, mga pangit din. Babaero pa ding matatawag yun. Yun nga lang. Hindi nga lang. Patulero na mga pangit. Diba? Nga lang, hindi nakaka-proud na pagkwentuhan. O sayang yung oras mo. Huwag ka pala mukha. Ano, parang may chicks ako, may chicks. Oo, dahil mga ano, pangit ano, naman yung involved. Nga. Ganyan diba, talaga. May discrimination. Alam mo, ano? Nakakatawa nga minsan. Yung sa mga, kanto-kanto. Oo. Mga pag nagiinuman, ang kakapal na mukha, mga nagpapalakihan. Alam mo, pogi. Oo, diba? Pare, wow. May chicks ako, ganyan-ganyan. Pero makita mo naman yung sige, chicks. Sige, dali mo rito. Pagkadalang ganun. Pagdalang ganun. Isang dosena nga, pero isang dosena, isang namakmak na pangit naman. Ayun yung sinasabing puro ano, quantity, walang quality. Dinaan sa dami. Dinaan sa dami. Di mo madaan sa ganda, pero ang dami at least. Diba? Pero hindi talaga, alam mo talaga, isa lang talaga ang tumama sa storyang to. Oh. Kabahan na ang mga pangit na girlalo. Diba? Kaya kayo ate, Diyos ko, yung mga sweldo ninyo, inuubos ninyo, pambili ng mga kojic soap, pambili ng mga gluta, pambili ng mga maxi-maxi pill na niya, mga astringent. Hello, mga magaganda ko, may effort na, niloloko pa rin kayo pa kayo mga chararat. Huwag kayong umi-effort. Control love, true love yan. Ganyan yan. Kung lulukohin, lulukohin. Diba? Kaya si, kamukha mo man si ano, Julia Barreto. O kaya si mata ng panda. O, ang ganda-ganda ng mata correct. Ng panda, si kung, Bea. Kung maganda't malaki ang mata ng panda mo. Diba? Kung matatapat ka sa lalaking manluloko, auntie, nga ka. Sabi sa iyo. Kaya ako sa'yo, pati yung sinasabi na humanap ka ng pangit, ibigid mong tunay. Hello, hindi, eto nga, oh. Hindi rin yun. Pangit na nga, ng loko pa, di ba nga? Yeah, pinaglaban na nga siya, di ba, sa likod ng kapangitan niya, nakuha pa man correct. Loko. Kaya nga, pero isa ding learning dito mga kapamilya, kung pangit ka na, dapat gandahan mo ng ugali mo. Man para may maganda man lang na masabi correct, sa'yo. Doon man lang bumawi. Diba? Kaya nga, ako napakabait kong tao. Eche! Para mag-match dun sa itsura mo. Maganda ang itsura, napakaganda pa ng correct. Ugali. Iyan po pero, si Yasmin. Nabibihira lang yan. Yung mga katulad ko, maganda ang maganda na ang pes, brainy pa, mabait pa, maganda pa. Sharing lang. Kaya ito na nga, hugot lines namin. Minsan, sa mga pagkakamali talaga natin, matututunan ang pinakamagagandang leksyon sa buhay. At sa mga muntikang hiwalayan pa nga rin, nalalaman natin ang tunay na halaga ng mahal natin sa buhay. Ay, ako naman, very sweet. Nasabi ko na kanina, kahit gaano ka kaganda, kapag nahulog ka sa lalaking manluloko, panigurado nga ang beauty mo. Ganun lang yon. Ayan. Kaya ako, hindi na ako nagpapaganda po, Poy. Uh-huh. Di na. Nga din naman sa huli. Etos, sharing lang. Kasama nyo nga po kami, DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Has Me. Ito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life.